So, what's up mga boss? Welcome na naman ulit dito sa ating channel. So, matapos nating pag-usapan noong mga nakaraang episode kung ano ba talaga ang best SUV dito sa Pilipinas, ngayon, pag-uusapan naman natin ang isa sa mga common request ng ating mga subscribers. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung ano ba talaga ang best pickup dito sa Pilipinas. Ang pickup sa panahon ngayon ay isa sa uri ng sasakyan na mas pinipili ng mga tao na bilhin. Kasi, hindi tulad ng mga nakaraang panahon, ang pickup, ginagamit lamang ito pang karga, ganun lang yung purpose niya. So ngayon, ang pickup, napaka-versatile na ng purpose nito. Pwede nang gamitin pang karga, pwede rin pang forma, pwede pang family outing, at pwede rin pang negosyo. Napakarami na siyang purpose. At hindi rin natin mapagkakaila na ang overall design and performance ng mga pickup ngayon ay sobrang iba na talaga kumpara mo ng mga sinaunang panahon. Ang power, lumakas, at saka yung interior at saka exterior niya napaka-elegant para ka nang nasa kotse. So, ngayon, pag-uusapan natin yung mga common brands dito sa Pilipinas, ano yung differences nila, at tingnan natin ang pickup na nababagay sa'yo. Paalala lamang, ang mga sasakyang ginamit sa video na to ay hindi all stock. Ito lang ang napili kong gamitin para maging mas kompleto at mas maganda ang ating presentasyon sa video na to. So ngayon, wala nang patumpik-tumpik pa. Ito na ang ating bagong episode. What is the best pickup in the Philippines? Is the Isuzu D-Max. When we talk about Isuzu D-Max or when we talk about Isuzu, one thing is very sure. It is very reliable. Reliability kasi ang tatak talaga ng Isuzu. Kahit dun sa mga ibang variant pa nila like yung MUX, Altera, and the rest, very reliable kasi ang engine. Ang exterior design ng D-Max ay napakasimple lang naman. Very good looking, not so aggressive. Nasa gitna lang siya in terms of aggressiveness, fine line and smooth edges. Malaki rin ang bed nito sa likod na saktong-sakto sa kargahan. Meron nitong chrome grille na paired with either projector or halogen headlights. Pagdating naman sa wheels, meron itong 18 inches wheels paired with 60 series tires. Dating naman sa interior, napaka-friendly ng panels and gauges nito. Meron itong fabric seats, malamig din ang aircon, at meron siyang attractive gauges sa driver's side. Pagdating naman sa engine, meron tayong two choices. First ay ang 1.9 liter RZ4E engine na nagproproduce ng 148 horsepower and 350 Nm of torque. At ang kanilang 3.0 4JG1 engine na nagproproduce ng 174 horsepower and 380 Nm of torque, paired with 6-speed manual or automatic transmission. Ang presyo naman ito ay from 857,000 pesos to 1,795,000 pesos. Next, yung Toyota Hilux. Looks,
masasabi mo talagang machong-macho ang dating ng Toyota Hilux. Meron itong aggressive grille sa harap, nakitang-kita ang napakalaking Toyota emblem. Design-wise, brusko talaga ang dating ng Toyota Hilux. Meron itong halogen headlamps para sa kanilang base and mid-level variants, at meron din silang projector headlamps for your top-end variant. Meron itong standard 17 or 18 inches wheels paired with 60 series or 65 series tires. Malaki din ng bed nito sa likod paired with a very tough suspension na sakong-sako sa kargahan. Ang interior naman ng Hilux ay isa sa mga best design interiors out there. Napaka-elegante tingnan ang mga panels and gauges nito, pati na rin ang mga materials na ginamit sa loob, at ang pagkakalagay ay very well placed talaga. Easy to use and user-friendly din ang mga buttons nito na siguradong mag-i-enjoy ka. Napaka-komportable din ang fabric seats nito at napaka-spacious din ang interior nito na kasyang-kasya ang buong tropa. All in all, napakaganda ng patterns and overall design ng interior ng Hilux. Napaka-elegante, spacious, at very well designed. Good job, Toyota! Pagdating naman sa engine, ang 2.4 liter ng Toyota Hilux ay nagpuproduce ng 147 horsepower and 400 Nm of torque. At ang 2.8 liter naman ito ay nagpuproduce ng 174 horsepower and 450 Nm of torque, paired with 6-speed manual or automatic transmission. Susunod ay ang Nissan Navara. Exterior, simple and elegant at the same time ang dating ng Navara. It looks like a gentleman's car. Up front, meron itong elegant grille and huge Nissan emblem. Meron itong halogen headlamps para sa mga low-end variant, at meron din silang projector headlamps para sa kanilang VL high-end variants. Meron itong 18 inches wheels paired with 55 series tires. Maganda din ang size ng bed nito, but the suspension is on the lighter side. Coil spring kasi ang gamit ng Navara, compared sa ibang brand na gumagamit ng leaf spring. Pagdating naman sa interior, simple and very basic ang datingan ng Navara. Meron itong easy to understand and easy to use panels and gauges. And most importantly, napakalamig ng aircon. Napaka-komportable din ang ride ng Navara thanks to its gravity seats and coil spring suspension. Malaki rin ang legroom dito sa likod na siguradong mag-i-enjoy ang mga passengers mo, lalong-lalo na sa long drive. Pagdating naman sa engine, all Navara variants are powered with the same 2.5-liter YD25 engine. But ang power output nito ay nakadepende kung anong variant ang meron ka. Navara EL variants produces 161 horsepower and 403 Nm of torque. And the high-end VL variants produces 187 horsepower and 450 Nm of torque, paired with either 6-speed manual or 7-speed automatic transmission. Next is the Ford Ranger. Overall stance, Ranger is a very masculine pickup. Napaka-bulky and masculine na exterior nito na machong-macho tingnan. Napaka-aggressive din ang grille nito sa harap na meron ding napakalaking Ford emblem. At siguradong malalaman mo talaga na Ranger ito pag nakita mo ito sa daan.
dahil sa presence nito na sobrang macho talaga. Malaki din ang bed nito sa likod na hindi rin pauuli sa kahit anong kargahan. Ang mga high-end variants naman ng Ranger gaya ng Wild Track ay merong 18 inches wheels paired with 65 series tires. Pagdating naman sa interior, napaka-premium talaga ang feeling pag nasa loob ka ng Ranger. Naka-leather with stitches ang dashboard at pati na rin ang kanilang seats. Napaka-technology packed din ang loob ng Ranger tulad ng kanilang infotainment system at ang kanilang napakagandang dashboard. At ang napaka-importante sa lahat, na sa tingin ko ito ang pinakamaganda sa Ranger, ay ang kanilang soft steering. Best in its class! Pagdating naman sa engine, meron tayong tatlong choices. First is the 2.2 liter, next is the 2.0 liter, and lastly ang kanilang top-end variant na 2.0 liter bi-turbo engine na siya rin ginagamit ng kanilang Ranger Raptor variant na nagproduce ng 213 horsepower and 500 Nm of torque paired with 10-speed automatic transmission. Presyo naman ng Ranger starts at 1,032,000 pesos to 1,695 pesos para sa kanilang top-end variant. At ang kanilang Ranger Raptor variant price at 1,998,000 pesos. Susunod ay ang Mitsubishi Strada. Pagdating sa looks, ang Strada ay parang katulad din ng sa Montero. It looks like it came from the future. Dahil ito sa fascia design ng Mitsubishi na tinatawag nilang Dynamic Shield. Meron itong napaka-futuristic grille design na makikita in between halogen or projector headlights. Napaka-distinctive din ang fog lights nito na kung mapapansin nyo ay mas malaki pa sa kanyang headlight. At the back, napaka-sexy tingnan ng Strada. Meron itong malaking bed na siguradong walang uurong ang kargahan. Sa wheels naman ito, meron itong 18 inches wheels paired with 65 series tires. Pagdating naman sa interior, at home na at home ang feeling mo pag nasa loob ka ng Strada. Napaka-elegante ding tingnan ang panels and gauges nito na merong white and red color combination. Meron din itong 7 inches infotainment system and steering wheel control. Naka-automatic climate control din ng aircon nito na meron ding vent sa passenger side. Pagdating naman sa engine, powered ang Strada ng 2.4 liter Mavic engine na nagproduce ng 179 horsepower and 450 Nm of torque paired with 6-speed automatic or manual transmission. Presyo naman ng Strada starts at 998,000 pesos going up to 1,760,000 pesos for the top-end variants. So, there you go mga boss. Yun ang ating presentation for the top choices ng pickup dito sa Pilipinas. I know there are other brands like Chevrolet Colorado or Photon Thunder and many more pickup brands out there na kaya ring makipag-compete sa mga top brands na ito in terms of performance, looks, and price point. But for the meantime, eto lang muna. I hope nag-enjoy kayo sa video natin and I hope nakatulong ito sa inyo
kung meron kayong planong bumili o mag-acquire ng bagong pickup. Gaya nga ng nasabi ko sa mga previous videos ko, sa pagbili ng bagong sasakyan, meron tayong criteria na dapat sundin. Katulad ng budget, ano ang paggagamitan mo, your lifestyle, and many more. So I hope this video gives some of you an insight, an overview kung ano ba talagang pickup na mas nababagay sa'yo. Kayo, ano sa tingin nyo ang best pickup brand dito sa Pilipinas? Comment nyo na sa baba and tingnan natin, makakapag-come up ba tayo ng iisang sagot. Again, I hope nag-enjoy kayo sa video na to, nakatulong sa inyo, nagbigay ng panibagong insight, at nag-entertain sa inyo. Salamat nga pala sa mga may-ari ng sasakyan na ginamit natin sa video na to. For the D-Max and Hilux, Mac Lauban, Ron Jeremiah Asyong for the Navara, James Scotti for the Ranger, and lastly, Justin Gente for the Mitsubishi Strada. Hanggang sa susunod na episode mga boss. And again, this is your friendly Kakrudo, Bionic Man, signing out.